Ano tayo siguro, explanatory tayo, mag-explain tayo kasi inanunsyo ni Jokno ito, ni Secretary Jokno kanina, na merong 1,000 peso cash aid na ibibigay sa 9.3 million households. Tanong, sino-sino ang 9.3 million households? Yes po. Well, ito po kasi talaga yung tinatawag natin na parte po ito ng ating programa na tinatawag nating Targeted Cash Transfer or TCT po. Ano po? Ito po ay nag-umpisa doon sa nagdaang administration po ni Pangulong Duterte na ninais pong ipagpatuloy ng ating Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ano, na alalayan po yung ating mga kababayan na labis na naapektuhan ho ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at syempre po nung iba pang mga essential commodities po natin. So dito po, nakatatanggap po ng 500 pesos na monthly stipend sa loob po ng 6 na buwan, supposedly yung ating mga kababayan. So equivalent po ito sa 3,000 pesos per household. Ito pong na-target natin. Supposedly po, ang target po nito, Sir Alvin, Manay Doris, ay 12.4 million nating mga kababayan. Yun nga lang po, ang naaabot lang po natin ay nasa 9.3 million po nating mga kababayan for the very reason po kasi meron na po tayong tinatawag na insufficiency doon sa time para ma-implement po natin yung validation po para doon sa 2.4 million household na nakasama po doon sa ating listahanan to. Kasi tandaan po natin, nagbago na po tayo ng listahanan. Ito pong listahanan natin ito, yung National Household Targeting System for Poverty Reduction na ginagamit nating basis ng 4Ps. So ayaw naman po natin na tayo'y magbibigay ng pera ng gobyerno. Ito po'y buwis po natin lahat, buwis po ninyo, ng mga nakikinig doon sa mga kababayan natin na hindi naman natin kumbaga na-revalidate. Pero ang malinaw po dito, ito po mga beneficiaries ng 9.3 million po na ito ay ang 4 na million po rito. Ano, higit 4 na million po nito ay 4-piece households, okay? And then yung naglalabi po na almost 6 na million ay mga non-poor household po, ano po, na tinatawag nating kasama rin doon sa 50% ng mahihirap nating mga kababayan. O, ito yung nasa bottom 50% po ng Filipino household. Kapilang na rin po dito yung mga dating tumatanggap ng UCT o unconditional cash transfer, and then kasama rin po rito yung mga kababayan natin o yung ating mga senior citizen na kasama po doon sa ating social pension program para po sa mga indigent senior citizen. Singit ako. So itong 9.3 million, hindi lang ito poor. Ito yung poorest of the poor? Yes, tama po. Included po dito yung mga 4-piece beneficiaries natin. At syempre yung mga kababayan natin, ano po, na nakasama nga dun sa bottom 50% po ng ating ating household, ano na sinasabi nga natin na poorest of the poor, na hindi naman kasama sa 4-piece program. Paano ba dinidetermine yung poorest of the poor, ASEC? Yung palong income, pag ikaw ba'y minimum wage earner, kasali ka ba sa poorest of the poor? Hindi, di ba? Yes, dapat po kayo below po ng ating minimum wage. Ah, ano below? Below po kayo dapat ng ating minimum wage. Well, ito po para po ma-determine po ng ating kagawaran ng DSWD, yun nga po, dumadaan po kayo doon sa National Household Targeting System for Poverty Reduction. Ito yung listahanan. Ito po yung ating mga enumerator na pumupunta po doon sa mga lugar na may mataas na poverty incidence, ano po, at doon po, nagkakantak po sila ng interview, nagkakantak po sila ng assessment, gamit po yung proxy means test, para makita po talaga kung ito po bang household na ito ay papasok po doon sa poorest of the poor. Tandaan po natin yung ating pong listahan ng 3, nakapag-identify po yan ng almost higit 5 million po na poorest of the poor. At tandaan po natin na yung ating poorest of the poor, supposedly po kasama sila sa 4-piece program, bagamat nakalulungkot man, yung atin naman pong pondo para sa 4-piece ay para lamang po sa 4 na milyon po na household. So kagaya po nun, hindi po kayo nakasama dun sa ating 4-piece. Ito po mga programang kagaya nitong ng ating mga targeted cash transfer, yan po pilit nating ina-accommodate yung mga kababayan natin na hindi napasama sa 4-piece. Pero poorest of the poor din po. Doris? ASEC, liwanagin lang natin, magkano po ang makukuha nila at one time, big time ba ito?
Well, ito po kasi nagsimula po yung pamimigay natin. Ano po, ito po supposedly nung Mayo, April-Mayo, nung nakaraang taon po, tapos ang sunod po na payout nila ay June to July. Ang matatanggap po nila sa kabuuan, Manay Doris, ay 3,000 pesos. Ang katumbas po nito ay 500 pesos na monthly stipend na nakaspread po yan sa 6 na buwan. So kung ating pong pagbabasihan yung ating pong mga naimpamahagi na, ano po, nakakapagpamahagi na po tayo ng kabuuan po na kumbaga technically, ano, yung napamamahagi po natin ay 1,000 na lamang po yung kulang. Kaya ito po yung binabahagi po sa atin. Kumbaga 2,000 pesos na po yung napamahagi natin sa kanila. May 1,000 na lang po tayo na kulang, ano po, katumbas nga po yan nung ating 2 buwan. At ito po yung binalita sa atin ni Secretary Jokno po. At ito po yung pagpapatuloy ng ating targeted cash transfer. Kasi supposedly po kasi, malinaw po dito po sa ating programa na ito na naka-indicate po ito dito na subject to availability of funds. So supposedly po ito po yung nagtapos na, pero tandaan po natin, noong anniversary po ng DSWD, binanggit po talaga ng Pangulo na ipagpatuloy po yung ganitong mga programa, yung mga cash transfer, nang sa ganun maalalayan yung mga kababayan nating labis na naapektuhan, siyempre no, sa taas po ng bilihin, bunsod na rin ang pagtaas po ng produktong petrolyo. So wala nang ano ito, madali itong ipatupad kasi may listahan na pala ito, ano? Yes, tama po. Tama po ito, Sir Alvin. Ano? At majority po ng ating mga beneficiaries po rito, meron na po tayong mga cash card. Yung four-piece beneficiaries po natin, may cash card na po yan. Majority po ng ating mga social pensioners, ano po, for indigent senior citizen, meron na rin pong cash card yung karamihan po sa kanila. At ganun din po yung tumatanggap, ano po, nung UCP natin. Yun po yung isa pa nating programa na pinagbasehan po nito. Yun naman, akma po para sa naapektuhan ng trade law. So ito po, once po na na-download yung pondo, na-obligate na po ng DBM, papunta po sa amin, itatap lang po natin ang Land Bank of the Philippines, and then ito po, automatically matatanggap na po nila sa kanila pong mga cash card. So hindi na po natin magiging problema, yung pila, yung sabihin na natin na nagka-doble-doble, hindi ako nabigyan, kasi sila po ay targeted na po rito. Mga kailan? Well, ito yun nga po ang iniintay po natin. Una po ay iniintay natin yung guidelines na ibababa sa atin ng Department of Budget and Management, ganun din po ng Office of the President, kung kailan po talaga natin ito may implement. Pero sinabi naman po ni Secretary Jokno na ito po ay in the coming days or weeks, ano, ay maaari na po natin i-download sa ating mga kababayan. Talagang iniintay lang po natin yung talagang guidelines. Pero yung implementation po nito ay ready na po ang DSWD. Okay, so Asek, pagkatapos pong ma-payout na ninyo, yung tigwa 1K na lang, nakulang, ano po? Ano susunod doon? O meron pa bang kasunod? Meron pa silang aasahan? Well, yun po ang ating iniingi po doon siyempre sa ating mga economic managers. Siyempre po, discretion po ng ating Pangulo. Kasi malinaw po dito kasi Ma'am Doris sa ating PCT na subject to availability of funds ito. Pero siyempre po, yung ating po mga economic managers, hindi naman po tumitigil sa pangangalap po ng pondong maaaring gamitin para sa ganito po mga programa. Kagandahan lang po nitong PCT, ma'am, supposedly po kung matatapos na po ito, kasi ang nakasaad naman po dito ay para po sa 6 na buwan. So yun na lang po ang ating kulang doon sa ating mga beneficiaries. Yung 2 buwan na yan, nakatumbas po ng 1,000. Pero kung yan po i-extend pa po, ano, yan po ay nakabatay na rin, ano, sa decisions po ng ating mga economic managers, at asahan lang po nila na yung DSWD po ay magiging ready po para i-implement po ito. Sige, let's accommodate some requests. Ay, may tanong ka pa na. Sige, go. Ang tanong ko, paano naman kami? Hindi naman po kami mayaman. Hindi ka naman mahirap. Hindi rin mahirap na mahirap. Hindi naman din mayaman. Pero kumakayod din at nagbabayad din ng taxes at kailangan din ng ayuda dahil nahihirapan din naman sa mga panahon na ito. Well, tama po talaga yun na Ma'am Doris, ano, Sir Alvin, at siyempre po sa ating mga kababayan na nakikinig. Well, tayo po, naririnig po natin yung panaguhid din ng ating mga kababayan. Ano, hindi po sa sabihin na natin kung maaaring ayuda para po doon sa ating mga middle class o mga working class. Ano po, naririnig po yan ng pamahalaan. Pero tayo po kasi, kami po sa DSWD, pagkat kami naman po ay gusto rin naming makatulong sa mas malawak po, ano po, nating mas malawak na scope, ika nga po,
Well, tayo po kasi ma'am, on our end po, tayo po implementing agency. So kami po, kung ano pong ipag-uutos po ng nakatataas ng mga economic managers po natin, minimake sure lang po natin na lagi pong ready yung DSWD po. At talagang nakalulungkot man po, talagang kami po ay nag-aabang din. Pero alam naman po natin yung Pangulo natin nakikinig eh. Alam naman po natin na si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. eh, kagaya nga po nitong TCT, supposedly tapos na, pero hindi pa rin po nakatiis. Sabi niya, ituloy yung mga cash transfer program na yan para kahit papano maibsan. At kasama niyo po kami, nananalangin ano, na maging nga po yung ating mga, sabihin na natin, working class, ay maabot din po na ganitong mga programa. At syempre, sa tulong po yan ng ating mga economic managers po sa BBM, sa Department of Finance, ano po, na handang-handa naman. At alam po namin na busy-busy rin maghanap ng pondo para po magamit po ng ating mga kababayan. Let's accommodate some comments and questions. Sabi nitong isa, sabi niya, I think there should be way for government to reward people who go out and work and not depend on dole out. Sabi niya, how can we as a country develop if we are encouraging people to be mendicant? Oh, yung mga yung parang nanlilimos lang. Well, opo, well, yun nga po ang sinasabi po natin. Ito po kasing mga programa natin ito. Halimbawa po, yung ating four-piece program, ano po, well, hindi po natin pinagtatanggol, pero ito po ang katotohanan. Yung ating pong four-piece ay tinatawag po natin yan na conditional cash transfer. Ano po, may condition po na kailangang sundin yung ating mga kababayan, ano po, para po ma-avail nila yung cash grant po na yan. So, kung hindi po nila masusunod yung condition, napapasukin yung kanilang mga anak, ipa-check up, umatid sa mga family development seminar, yan po, magiging grounds naman po yan sa disqualification nila sa programa. So ito po ay ayaw nating tawagin na dole out. Kasi may compliance po yung atin din ng mga beneficiary. Ito naman po mga targeted cash transfer natin na ito. Siyempre ito po talaga ay tulong natin dahil nakalulungkot man. Talagang alam din po natin na yung malaking naapektuhan po ng pagtataas ng mga presyo ng bilihin ay talagang yung poorest of the poor. At ito pong mga programang ito ay nakaangkla po para kahit papaano po ay matulungan po sila. Para nga po yung sinasabi nga po doon sa amin sa Batangas, sabi nga natin mainam na yung kumbaga may naaabot. Ano po, magtigigisa muna tayo, ika nga, isa magtigagalawa. Ano po, para, kasi gano'n naman po talaga eh. Ang gusto po kasi ng ating Pangulo ay inclusive po, ano po, yung ating recovery. Pandemic recovery, ito pong pag-recover natin sa inflation, ano, inclusive po. Okay. Pero talagang nakalulungkot man, hindi man po natin sinabi na talagang ito po ay para lamang po sa ating mga kababayan na mahirap. Pero pakiramdaman din po talaga natin yung kanilang sitwasyon. Talagang kailangan din po natin silang tulungan talaga dito po sa bagay na ito. Dahil sila po talaga yung pinaka-lobbies na naapektuhan. Sige, partner, meron ka? Si Tutubi, meron siyang tanong. Sana po trabaho ang ibigay. Huwag yung habang buhay na nakaasa sa government. Wala pong asenso pag ganyan. Well, opo, tama po yun. Kaya nga po, yung ito pong gusto rin namin linawin, ano po, dahil ngayon nga po, parang yung mga programa po ng DSWD, kumbaga umangat, ano po, before naman po, parang alam natin yung DSWD, may bagyo, nasa na yung relief ng DSWD. At syempre po, ito po sa administration po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., syempre, yung naging stint po ni former Secretary Erwin Tulfo, at syempre yung stint naman po ngayon ni Secretary Rex Gatchalian, na co-equally napakasipag din po, talagang umaangat po yung programa ng DSWD. At ang isa pong maganda rito sa atin po mga programang ito, Ma'am Doris, ano, bukod po sa mga panandaliang pangangailangan, Sir Alvin, ano, yung ikay mamatayan, wag naman po sana, ikaw ay magkasakit, maaari kang humingi talaga ng tulong. Ano, yun naman po hindi kalakihan, pero masaya naman kami. Meron at meron. Ka. Meron ka, kumbaga, may startup ka. Yeah. Pero bukod po dyan, Ma'am, available din po sa DSWD, ano po, kasama rin po ito ng programa ng ating four-piece program, na pag kayo po'y gagraduate niyan, ano po, kayo pa'y tatapos na, natulungan na namin kayong maitawid from poorest of the poor. Nagbago na po yung inyong antas ng pamumuhay. Hindi po natin sinaming kayo ikaw na top 1% na po ng ating mayayaman. Ano po, hindi po. Kumbaga, naitawid na natin kayo mula po sa poorest of the poor at non-poor na po kayo. Kasama po dyan yung tinatawag nating sustainable
livelihood program. Yan po yung tinutulungan natin yung ating mga kababayan ano, na hindi na po makabalik. From non-poor, babalik na naman ang poorest of the poor. Ano po. Yan po yung kasama doon. Yan po yung pagbibigay ng trabaho. Ano, tutulungan po natin sila makahanap ng trabaho or bibigyan po natin ng maliit na start-up ano po, para makapag-negosyo. Yan po yung sinasabi po ng ating texter o nung nag-comment ano po, na tinutulungan natin silang magkaroon po ng trabaho. Nang sa ganun, ano po, matutulungan nila yung kanilang sarili at the same time, makakaambag po sila sa ating lupunan. It's either bilang formal na pong kasama ng formal economy natin dahil sila yung nagtatrabaho na or mapapasama po sila doon sa ating mga maliliit na negosyante. Sabi nung isa, ano ba yung mga types of dole outs yung nakukuha ng poorest of the poor? Ayaw nga po niyang tawagin ni ASEC na dole out, parang tulong. Ano-ano ba yung, can you enumerate, anong natatanggap ng nasa laylayan, yung poorest of the poor? Well, ito po kasi ang tinatawag natin, sir. Ano? Baka yung kanila pong ibig sabihin ay yung tinatawag po natin na AIC. Ito po yung tinatawag nating assistance to individuals in crisis situation. Ito po yung talagang pinakamahihirap nating mga kababayan na maaaring tulungan. Pero at the same time, regardless po ito, ha, kaya po ikinokorrect natin, sir, para malinaw din po yung mga programa. Yung ating pong AIC na ito, regardless po ng inyong social status, regardless po ano po ng inyong kumbaga ng inyong economic status, middle class, upper middle class, maging rich, maaari din po nating tulungan. Kaya ito po kasi yung atin po ginagawa rito, Sir Alvin, Ma'am Doris, maaari po kayong tulungan sa inyong pangangailangang medical. Ano po? Ito po yung inyong pong hospital bill, ito po yung inyong medical procedure, maaari po. Maaari din po yung inyong funeral assistance, wag naman po sana. Ano po, ayoko namang i-avail yung funeral. Opo. And then maaari din po dyan yung educational assistance. Ano po, maaari din po dyan yung mga nagnanais ng bumalik sa kanilang probinsya, bigyan natin ng transportation allowance, kagaya po nung ating tinatawag nating balik probinsya. So ito po mga ganitong program, regardless po ito. Regardless po ito. Kasi kasama rin po dito yung cash assistance natin sa mga kababayan natin in crisis. Sabihin na po natin, nasa gated subdivision, nasunugan, ano po, medyo, although may mabubunot, pero talagang alam na malaki ang gagastusin, maaari po lumapit sa DSWD. Ano po, maaaring bigyan po yan ng cash assistance kasi po sila in crisis situation. At siyempre, lalong-lalo no po yung mahihirap talaga nating mga kababayan, ano, na talagang nangangailangan ng pampagamot, and so on and so forth. So ito po, may programa po talaga ang DSWD, talagang aminin na natin kasi tayo po ang lead agency para po dun sa social protection po ng ating mga kababayan. So ang ating po talagang kliyente, ano po, ay yung mahihirap, yung vulnerable sectors po ng ating society. So nandun po talaga tayo. Pero kahit ganun pa man, hindi naman po natin kinakalimutan yung iba pa pong sektor. Kagaya nga po nitong AIC natin, open po ito sa lahat po ng nangangailangan regardless po ng inyong financial or economic situation po.